In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light. And there was light. Is the Trinity logical? You wouldn't just take the Trinity on faith alone. Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The Book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this impurity, becoming impure was by eating certain animals. Ngayon po, mga minamahal mga patid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon dito sa aklat ng ikalawang hari, chapter 5. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo ay yumuko sumandali para sa isang panalangin. Dakila at makapangyarihan po naming Ama, sa mga oras po na ito kami ay lumalapit sa inyo. Amin pong itinatalaga ang amin pong gagawing pag-aaral ng mga salita. Amin dalangin, O Diyos, samahan mo po nawa kami, pangasiwaan kami, at ang karunungan nagmumula sa kataasan ng iyong igawad, ipagkaloob sa inyo ang lingkod, at pangunawa din sa bawat isa amin na makikinig ng iyong salita. Patawad, O Diyos, kung saan po kami nasumpungan, nagkulan, nagkasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong tanghali, mga minamahal na mapatid, ang ating pong pag-aaral ay masusumpungan sa aklat ng ikalawang hari, chapter 5. Ito po ay kasaysayan ang kwento ni Naaman. Most of us are familiar to this story. Ito pong kwento na ito ay alam natin na si Naaman ay isang valiant soldier, great soldier, many accomplishment in his life. But despite of that, lahat ng kanyang mga pagtatagumpay ay tila baga walang kabuluhan sapagkat siya ay merong karamdaman. At ang kanyang karamdaman po ay leprous. Ano po? Meron siyang leprosy. Siya ay merong ketong. At alam natin nung kanilang kapanahunan, ang sakit na ketong ay walang kagalingan. Kung kaya nga kapag ang isang tao ay nagkaroon ng ganitong karamdaman, sa bansang Israel sila po ay inihihiwalay. Before they come to the camp, dun sa kanilang kampamento, kailangan na sila po ay magaling na doon sa kanilang tinatawag na sakit na ketong. At ito po ang sitwasyon. Ito yung kalagayan ni Naaman. Dakila siya, marami siyang accomplishment, marami siyang pagtatagumpay, ngunit meron siyang problema. Yung kanyang karamdaman na ketong. At ang ketong po, mga minamahal na mga patid, ay ihinalin tulad din sa kasalanan. Ano po? Ang ketong sapagkat ang ketong ay unti-unting sumisira sa iyong pangangatawan na hindi mo namamalayan. Ganoon din ang kasalanan na kung yan ay patuloy na nasa sa ating mga buhay, yan po ay unting-unting sisira sa atin na hindi natin namamalayan na tayo pala ay lugmok na sa kasalanan o sa pagkakasala. Ganoon din yung ketong. Unti-unti tayong, anong tawag yan? Kinakain na yung ating laman, hindi natin nalalaman. Namamanhid na yung ating pangangatawan o yung parte ng ating katawan na merong ketong. At dito mga minamahal na mga patid, sa story po na ito, nais ko po ako yung inyong samahan para atin pong masundan ang pag-aaral sa aklat po na ito, sa aklat ng ikalawang hari, chapter 5. Dito po ay makikita natin na itong si Naaman ay merong meron siyang alipin na babae. At ito pong alipin na babae na ito na mula sa bihag ay lumapit sa kanyang asawa. At ang sabi ng kanya ng bata na ito ay kung makakapunta lamang sana ang aking Panginoon, which is Naaman, doon sa propeta na nasa Samaria, siya ay gagaling. And dahil itong asawa ni Naaman ay concerned sa kanyang asawa,
ay lumapit siya kay Naaman at ikinuwento ang tungkol sa bagay na ito. You see how influential woman is in the life of a man? Amen? Agree ba kayo doon, mga kapatid, na ang mga babae ay mayroong malaking impluensya sa buhay namin ng mga kalalakihan? Kaya nga dito, mga minamahal, mga patid, nung sabihin dito ng asawa ni Naaman sa kanya yung tungkol doon sa propeta doon sa Samaria, ang lalaki po na ito na si Naaman ay hindi nag-atubili. Hindi siya nagkaroon ng argument tungkol sa bagay na ito. Sapagkat kapag ang tao ay merong karamdaman, ano ang kanyang hinahanap? Lunas sa kanyang karamdaman. Meron nga mga tao na kapag merong sakit, kahit hindi naman gamot, sinusubukan. At merong mga tao na kapag merong sakit, nakakapag-isip ng kung ano-ano ring gamot na pwedeng igamot sa kanyang karamdaman. Tama? Dito sa kalagayan ni Naaman, nung kanyang marinig na pwede siyang gumaling kapag siya ay pumunta roon sa Samaria at hinarap niya yung prophet doon, ay kanyang grinab yung opportunity na ito sapagkat nais niyang gumaling sa kanyang karamdaman, sapagkat batid niya, sayang yung kanyang mga pagtatagumpay kung siya ay unti-unting kakainin, lalamunin nitong ketong na nasa kanyang pangangatawan. At nang magkagayon, si Naaman ay lumapit sa kanyang hari at sinabi ang tungkol sa bagay na ito na siya ay tutungo roon sa Samaria. Ngunit dahil ito ay different area, ibang lugar, kailangan siyang magpaalam sa kanyang hari at yung kanyang hari ay pumayag at gumawa ng letter para doon sa hari ng Israel. At nang ito ay makarating doon sa hari ng Israel, alam niyo, yung hari ay nagalit. Ano po, ang sabi pa dito ay kanyang pinunit yung kanyang damit sa kanyang galit. At ang sabi niya, ako ba ay Diyos? Ako ba ay merong kakayahang pumatay at magbalik ng buhay? Sapagkat dito sa kalagayan, mga minamahal na mga patid, ni Naaman, kapag ikaw ay merong ketong nung kanilang kapanahonan, buhay ka pero para kang patay. You will be isolated in a lone place. Ano po? Hindi lang lonely place. Nakakalungkot na lugar, mag-isa ka. At kapag meron ka nakita ron na kapwa ketongin, dun ka lang rin siguro matutuwa na meron ka nakitang tao. Na-relate ba kayo, mga kapatid? Yung COVID ngayon, medyo hindi ko alam kung tumataas o bumababa. Pero nung bagong, anong tawag yan, bagong labas niyan, ay talagang yan yung sakit na talagang nakakatakot. Na talagang, anong tawag yan? Lahat tayo ayaw nating maranasan yung bagay na yan. Sapagkat kung hindi ka gagaling, kung hindi ka mamamatay dun sa sakit, ay mamamatay ka sa kalungkutan. Bakit? Dahil alam natin na kapag ikaw ay nagkaroon ng karamdaman, i-isolate ka. Hindi ka pwedeng dalawin ang iyong mahal sa buhay, hindi ka pwedeng babantayan doon, kagaya ng mga regular patients na merong nagbabantay. At naisip-isip ko lang, sabi ko, kapag ako'y nagkaroon ng ganyan, ay talagang mamamatay siguro ako sa kalungkutan dyan. Wala akong makita. Tapos hanggang mamatay ka na lang. At ang kwento nga nung iba dyan, inuuwi na lang o ipinakita na lang yung abo. Dinala doon na buhay, pagkalabas ay abo na ang ibibigay. Di ba nakakalungkot? At dito, mga minamahal na mga patid, sa kalagayan ni Naaman, nai-relate ko lang sa ganong sitwasyon. Sa kanila ay hanggang mamatay sila doon sa kung saan mang lugar sila, magpaikot-ikot doon sa ilang. Ano po? Basta hindi doon sila malapit doon sa kampamento na tinitirhan. Bago sila makabalik dito ay dapat na sila po ay magaling na sa kanilang karamdaman na nanaranasan. At dito po, mga minamahal mga patid, sa kalagayan po na ito ni Naaman, ay noong nagalit ngayong hari, dahil doon sa letter na ito na ipinadala sa kaniya, ang lingkod ng ating Panginoon na si Elisha ay nag-intervene sa hari. At ang sabi ni Elisha,
Ang sabi po dito, when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message. Why have you torn your robes? Have the man come to me and he will know that there is a prophet in Israel. Ang sabi ni Elijah, sari, bakit ka nagalit? Bakit mo pinunit yung iyong damit? Di ba itong tao na ito ay sa akin pinapupunta, hindi naman sa iyo? Hayaan mo nga siya na makapunta sa akin upang kanyang malaman that there is a prophet in Israel. It is a great opportunity para sa kanya, para sa bansang Israel, to be a witness dito sa nasyon na ito na hindi naman kumikilala sa tunay na Diyos. Kung kaya ito ay sinimantala ni Elisha na ito ay papuntahin doon sa kanyang lugar. At dito nga mga minamahal ng mga patid, noong si Naaman ay tumungo na roon sa katahanan ni Elisha. Alam niyo ang nangyari? Hindi naman siya nilabas ni Elisha. Kumbaga, parang sa atin ay epic fail yata itong aming punta rito. Ah. Nung sila ay pumunta ron, naka-chariots pa sila, karuahe, pangmarangal yung kanilang damit. Kumbaga, sa kanilang kapanahunan, kapag ikaw ay nakakabayo, astig ka na. Kapag ikaw ay naka-chariots, lalong astig ka pa. Kaya ganoon yung kanyang pagpunta ron. Pero nung pagdating doon, ay hindi naman siya nilabas ni Elisha. At pinasabihan lang doon sa kanyang kasama, doon na pumunta ka roon sa Jordan. Yun ang sabi sa akin, na ikaw ay lumubog doon ng 7 beses at ikaw ay gagaling. Ano po, yun yung sinabi lamang sa kanya. At yung naging reaction dito mga minamahal ng mga patid ni Naaman ay he is expecting something dahil alam niya sa sarili niya, ako ay maganda ang aking posisyon. Mataas ang aking kalagayan sa harapan ng aking hari. Ako ay inirerespeto niya. Ako ay iginagalang niya. Pero ikaw parang wala kang kagalang-galang sa akin. Halip na ako ay iyong labasin, dun mo lang ako pinaharap sa isang tao na yan. At kaya dito mga minamahal mga patid, in verse 11, nasabi ito, Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of the leprosy, of my leprosy. Kumbaga, siguro ang nasa isip niya, lalabas si Elijah, si Elisha, at i-wave yung kamay, tatawag, Panginoon. Kumbaga, ganun yung kanilang expression sa kanilang pamamaraan ng kanilang pagsamba sa kanilang mga Diyos. Kailangan sila isigaw nila, itaas nila yung kanilang mga tinig ng kanilang mga pananalangin upang sila ay dinggin ng kanilang Diyos na sinasamba. But here, hindi ganoon ang ipinakita ni Elisha sa kanya. At ang sabi niya pa dito, di ba mas maganda yung abana at yung farfar na ilog doon sa Damascus kaysa sa alinmang mga ilog dyan sa Israel? Ibig sabihin, hindi niya kinukonsider na maganda yung ilog ng Jordan comparison doon sa iba kanyang mga preference na mga ilog. Dito natin makikita mga minamahal mga patid. Number one, si Naaman po, he want a quick fix. Gusto niya yung kanyang sakit. Pagdating niya kay Elisha, lalabas si Elisha and then mag-wave ng kanyang kamay, itatapat doon sa kanyang mga sugat and then, boom, mawawala na yung kanyang karamdaman. Gusto niya agad yung kanyang pagaling, parang magiging magic. Sometimes ba, mga minamahal na mga patid, para rin tayong ganoon when we comes to our God? When we have a problem, pag tayo merong problema sa ating mga buhay, tayo ay lumalapit sa ating Diyos at gusto natin meron agad sagot at yung sagot base doon sa ating gustong sagot.
Sometimes ganun ba ang nangyayari sa atin? We want a quick fix. Or sometimes nga mga minamahal na mga kapatid, nakakalungkot mang isipin, ginagawa natin parang genie ang Diyos. Para tayong, yung prayer natin, para tayong nagwi-wish. At yung wish natin must be granted. Lord, ngayon pa lang naman ako nag-wish ng ganito eh. Pagbigyan mo na ako. Pag natupad yung isa, may dalawa pa ha. Ganyan ba tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon? We want a quick fix when we have a problem in our lives. Number two, mga minamahal mga patid, He expected special treatment. Gusto niya, yung kanyang pagdating doon na bongga, ang pagharap din sa kanya, bongga. Marahil kung ating i-imagine ay dapat meron ding rolling red carpet. Ang aming pagdating ay napakarangal. Dapat ang pagtanggap sa amin may karangalan din. Hindi yung kagaya ng ganyan. Kaya nga nung lumabas sila, nung tauhan ni Elisha, siya ay nagalit. Iba yung kanya naging damdamin sapagkat hindi yun yung kanyang inaasahan. He want a special treatment. Tayo ba ganun din? Minsan, gusto natin sa ating Panginoon merong special treatment. Lord, pastor ako ah. Bakit naman ganun? Lord, ang tagal ko na naglilingkod sa iyo ah. Bakit naman sa napakasimple naman na bagay na to na aking inilalapit sa iyo eh hindi mo ako mapagbigyan? Sometimes ba meron tayong mga ginagamit natin yung ating posisyon, yung ating nakaraan, yung ating mga ginagawang paglilingkod para lang ihingin yung favor ng ating Panginoon? Or sometimes we think or we feel na kapag si ganito ang lumapit sa Panginoon, talagang makikinig ang Panginoon sa kanya. Kasi alam ko yung treatment ng Diyos sa kanya special. Ganun ba mga minamahal mga kapatid? Mga minamahal mga kapatid, all of us are special in the sight of God. Nagbabari lang ito sa kung papaano naman natin tinitignan. Papatungo sa ating Panginoon. Tayong lahat, special tayong tinitignan ng Panginoon. Pero nagvavary ito sa atin kung papaano natin ibinabalik yung pagtingin sa ating Panginoon. And sabi pa dito, number three mga minamahal mga patid, He held certain assumption about a solution to His problem. Meron siya ng iniisip na assumption na ito yung maaaring maging solusyon, yung gagawin. Kaya nga sabi niya doon, i-wave niya yung kanyang kamay, lalabas siya, tatawag siya sa kanyang Panginoon. Pero dito mga minamahal na mga patid, hindi yun ang nangyari. Minsan tayo sa ating mga buhay, pag lumapit tayo sa ating Panginoon, nakalatag na rin yung ating mga solusyon na gusto nating tugunin. Panginoon, ito yung aking problema. Ito yung aking mga nakikitang solusyon. Pili ka na lang po. Pwede ito, pwede rin ito. At kung hindi mo gusto yan, meron pa akong pang plan C. At kung ganun ang ating magiging kaisipan, mga minamahal mga patid, ng paglapit sa ating Panginoon, lagi tayong mabibigo. Dahil ang katugunan ng ating Diyos sa ating mga problema is beyond our human expectation. Beyond dun sa ating kaisipan na iniisip tungkol sa ating kalagayan o dun sa solusyon na ating maaaring ibigay. Kasi kung kaya pala natin solusyonan, why we need God? Ba't kailangan pa? Kung yung ating problema naman pala, in our own selves, kaya natin. Ano yun? Parang hinihingi lang natin, Lord, pili ka lang dito ha. Wala nang ibang options. Ito lang dapat. Hindi ganun mga minamahal na mga patid. Sa ating paglapit sa ating Panginoon, our hearts must be open to Him and listen and ready to accept the solution na nais ng Diyos na ibigay doon sa kalagayan, sa problema na meron tayo. And ang sabi pa dito, He grew angry about the perceived unfair treatment. Siya ay lalong nagalit and He rejected the new solution. Ano po? But despite of this, mga minamahal na mga patid, ang Diyos ay mabuti pa rin kay Naaman. Pansinin po ninyo, in verse 13, yung binasa kanina, ang sabi po dito, Naaman's servants went to him and said,
my father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? Sabi niya, aking ama o aking master, kung sabihin ba sa iyo ng propeta na mas mabigat o dakilang mga bagay ang ipagagawa sa iyo, hindi mo ba gagawin? Naririto, palulusungin ka lang doon sa may ilog ng Jordan 7 beses. Dahil nga meron siyang ibang preferred na mas maganda para sa kanya na ilog, ayaw niyang tanggapin yon. But here, yung kanyang servants na lumapit sa kanya, kinausap siya tungkol sa bagay na ito. Marahil siya ay natauhan. Minsan, mga minamahal na mga patid, kapag tayo ay nilamon ng pride sa ating mga sarili, God will send someone to remind us of our present situation upang tayo ay kanyang paalalahanan. Dito, kung titignan natin, hindi mataas na tao ang nagpaalala sa kanya, hindi yung kanyang king, kundi yung kanyang servant to remind him. Remember, yung nagpaalala doon sa asawa niya is a maid servant. Mababa din. Ano po? As a maid servant, here is another servant yung nag-remind sa kanya. At dito, mga minamahal na mga patid, ang sabi sa verse 14, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Nakita na kayo ng bata? Tinitignan ko si Ernest, ganito kaya yung naging kutis ni O di kaya kagaya ni Khalil, young boy. Yung kanyang edad, yung kanyang karamdaman, nung siya ay sumunod, nakinig sa ating Panginoon, sa lingkod ng ating Panginoon, nung siya ay mag-deep doon, 7 times, na nag-uli yung kanyang pangangatawan, na nariwa yung kanyang pangangatawan. Ano po? Siya ay nalinis mula doon sa kanyang karamdaman na ketong, at siya ay nagkaroon ng kagalingan. Nung si Naaman ay tumungo doon, yung kanyang layunin na siya ay gumaling, base doon sa kanyang kaisipan, hindi iyon yung nangyari. Kundi siya ay pinagaling ayon doon sa kung ano yung kaparaanan ng Diyos na gagawin sa kanya. In verse 15, ang sabi po dito, then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, now I know that there is no God in all the world except in Israel. Amen? Mga minamahal, mga patid, nung si Naaman ay tumungo o pumunta sa Israel, ang kanyang layunin, to be healed, to be restored physically. But God not only restored him physically, He restored him spiritually. Amen? Nung si Naaman ay, nung kausapin ni Elisha ang hari ng Israel, napapuntahin si Naaman doon sa kaniya, ang sabi ni Elisha, upang kanyang makilala that there is a prophet in Israel. But here, Naaman not only know that there is a prophet in Israel, hindi niya lamang naalaman na merong propeta sa Israel, kundi nasa Israel din, yung doon niya rin nakilala that there is no other God in all the world except in Israel. Ibig sabihin lamang, mga minamahal na mga patid, hindi lamang niya nalaman na merong propeta, kundi nalaman niya na merong Diyos na gumagabay sa bayan ng ating Panginoon. Kung kaya nga, mga minamahal na mga patid, dito si si Naaman, hindi lamang siya na-restored physically, but he is restored spiritually. At dito pa, mga minamahal na mga patid, doon sa pagpapatuloy ng kwento po na ito, si Naaman, sa kanyang pagnanais, ang sabi po dito, the prophet answered, as surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him, he refused. Sapagkat nais sa kanyang ibigay yung kanyang mga gifts na mga dala,
Pero ayaw tanggapin ng lingkod ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, if you will not, sabi ni Naaman, please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other God but the Lord. Nakita niyo mga patid, kung paano yung kanya naging conversion. Yung pagbabago sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso. Kanina, ang kanyang damdamin, nung siya ay hindi bigyan ng special na pagharap, ay nagalit siya sapagkat kinikilala niya na siya ay isang mataas na tao. But now here, kinilala niya that he is a servant. Ibinaba niya yung kanyang sarili. Dito mga minamahal na mga patid, makikita natin, sinabi rin po dito na humingi siya ng lupa doon sa na maaaring madala ng kanilang sasakyan o ng kanilang mules. Sapagkat sa kanilang pananaw at paniniwala mga minamahal na mga patid, yung Diyos ng bansa na yon upang madala nila doon sa kanilang lupain ay kailangan silang kumuha rin ng lupa. Sapagkat kung ang kanilang pananaw, paniniwala, kung madadala nila yung lupa na yon doon sa kanilang lugar, yung Diyos sa lugar na yon ay mananatili doon sa kanilang lugar. Pero ganoon ang kanilang pananaw, ang kanilang paniniwala bilang heathens. No po. Ngunit, batid natin na hindi naman talaga ganoon. Ngunit dito mga minamahal na mga patid, ipinakita lamang kung paanong nais ni Naaman na maging Diyos niya rin yung Diyos ng bansang Israel na kung saan ay naranasan niya yung kagalingan physically and kagalingan spiritually. Sa ating kapanahonan ngayon, mga minamahal na mga patid, maraming mga tao na buhay ngunit walang buhay. Maraming mga tao na nabubuhay ngunit hindi alam kung ano ang dahilan ng buhay, kung ano ang rason ng buhay, at kung sino ang pinanggagalingan ng buhay. Only God can restore our life. Hindi ito maaaring i-restore ng ibang tao. Hindi ito maaaring i-restore ng any other material possession. Only God can restore our life. And if we allow God na i-restore ang ating mga buhay, ito ay gagawin niya sa paraan na kung ano yung naayon sa kanyang kalooban. At ito ay gagawin niya that will be effective witness to other people. Dito mga minamahal na mga patid, sa buhay ni Naaman, sa kanyang naging karanasan, sa kagalingan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Nais din ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na maranasan natin yung total restoration of our life. At ito po ay magsisimula sa ating pagtatalaga ng ating mga buhay sa ating mahal na Diyos. Upang kung magkagayon sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, tayo ay mabuhay, hindi lamang tayo nabubuhay sa mundo na ito, kundi tayo ay nabubuhay na merong dahilan, merong rason, merong purpose, which is to give glory and honor to our God. Nawa po, sa tanghali na ito mga minamahal mga patid, ang kagalingan ng ating kagalingan mula sa Diyos ay maranasan ng bawat isa natin. May our God restored us physically as well as, and most important, our spiritual life. God bless us all. I was found as a beggar.